Okay, kamusta ho ang mga manok ninyo at higit sa lahat ay kamusta kayo? So sana ay nakapagbenta na kayo at napatuloy kayo nakakapagbenta ng inyong mga alagang manok. So anong topic natin? Oh, ito. Lately, napansin ko nakakaisa, dalawang text ako natatanggap, mga comment na iniiwan sa YouTube channel at sa Facebook page, tinatanong ako kung ano ang gamot sa bulutong. Ayun, tinamaan ng bulutong ang ilan sa mga manok ng ating mga taga-subaybay. So, napag-desisyonan ko, nai-record na lang to. Kasi kung sunod-sunod na naman yung mga pare-parehong tanong, ay nako, pare-parehong sagot lang yung dinibibigay ko. So, i-record ko na lang ang sagot para minsanan, no? Una, gusto kong malaman ninyo na ang bulutong, fowl pox, chicken pox, sore head, marami pang ibang tawag dyan eh. No? Yan ay isang viral infection ha, hindi yan bacterial. Ulitin ko, ang bulutong ay isang viral infection, hindi bacterial. Marami tayong pag-uusapan tungkol dyan, pero tandaan nyo yung sinabi kong yun. Ito ay galing sa apoxivirus na genus sa pamilyang Poxviridae. So apoxivirus sa pamilyang Poxviridae. Oh, ngayon, doon pa lang sa mga scientific names na binanggit kong yun, obviously it becomes a viral infection, hindi bacterial. Okay, ngayon. Isa sa mga napansin ko ay parang mali ang pagkakaintindi doon sa paggamit ng salitang gamot kapag idinugtong sa bulutong. Kapag translate natin ang salitang gamot sa English, yan ay treatment o cure. So ano ang treatment sa bulutong? Ano ang cure sa bulutong? Lagi ninyong tatandaan na kapag viral infection ang tumama, whether sa hayop o sa tao, walang gamot dyan. To the strictest, truest sense of the word na gamot, cure o treatment. Okay? Walang gamot doon. Basta viral infection. Oh, gusto nyo ng problema? Case in point, COVID. Wala pong gamot sa COVID. Bakuna lang ang meron, pang prevent. Prevention lang, walang treatment. Anong sinasabi ng mga doktor noon? Kapag tinamaan tayo ng COVID, umaasa sila na sana ay malakas ang ating immune system para kalabanin yung viral infection na tumama. Yun na lang ang pananggalang natin. Yun na lang ang laban natin, lakas ng immune system. Pero walang gamot. Sa mga manok, sa mga hayop, kaya nila tinuturukan, kaya natin binibigyan ng antibiotics, yung poultry animal na tinamaan ng bulutong, ay hindi talaga para gamutin, patayin, puksain yung bulutong. Hindi yon. Ang purpose ng antibiotics na lang ay para ma-prevent yung mga secondary infections. Ang bulutong ang siyang primary infection. Ano-ano ba ang mga halimbawa ng secondary infections? Sipon, halak, pwedeng magkaroon ng coryza yan pag nag-worsen talaga. So yan ang ilan sa ilang halimbawa ng secondary infections. Kaya nga, di ba, nagbabaka sakali tayo na sana malakas ang immune system ng manok na tinamaan ng bulutong. At habang nilalabanan niya ang hopefully malakas na immune system, nilalaban ng immune system niya yung viral infection, ay on our end, no, sa end natin, meron tayong intervention na gagawin. May management tayong gagawin. Yun ay ang pagbibigay ng antibiotics para maiwasan na lang ang secondary infection. Pero wag nyong ituturo sa iba na kaya kayo mag-antibiotic ay para gamutin yung primary infection. Maling-mali yun. Okay, ngayon, alam ko meron kayong pahabol na dispute niyan, pangontra sa sinabi ko eh. Sir JZ, panahon pa ng lolo ng lolo ng lolo ko, kapag nagtatanong sila ng gamot kontra bulutong sa mga agri-vet store, bakit may ibinibigay naman sa kanila? Alam ko rin yun, no? Kasi di pa man ako pinapanganak, meron nang ganong pinauuso na may gamot daw sa bulutong kahit wala. Yung gamot na sinasabi nyong yun, na alam natin pareho na hindi ko na lang babanggitin ang pangalan, no? Para hindi tumagmukhang kasiraan doon sa gamot na yun or mga gamot na yun. Okay? Pag binasa ninyo yung kahon, yung papel na kahon or yung bote niyan or yung sa tablet niya, yung foil, mababasa nyo doon na ito ay bacterial solution, hindi siya antiviral solution. Ito ay isang antibacterial solution. Eh, ano sinabi ko kaninang intro?
ang bulutong ay isang dulot ng viral infection. O, bakit mo, parang ang katumbas niyan diet tabs gamot sa bukol. Nagkabukol ka, tapos pinainom ka ng diet tabs. Parang ganun ang dating niya. Di ba? So, binanggit ko diet tabs. Anyway, okay lang yan. Hindi naman to, hindi naman gamot sa bulutong ang diet tabs So, yan. So, yun ah. Basahin ninyo yung mga label nun para naiintindihan ninyo, no? Hindi gamot sa bulutong ang anumang antibiotics, pang prevent lang ng secondary infection. Okay? So, ang solusyon dyan, number one, ay magbakuna kayo ng mga sisiw kontra bulutong. Sa Alpha Adventure Farms, 21 day old at 21 days, tutusukin na ng Falpax vaccine yung kanilang wingweb. Lahat sila, 21 day old. No? Pangalawa, dapat wasto ang ating cultural management simula sa pabahay, sa feeding program at saka doon sa biosecurity para lumakas ang kanilang resistensya, no? At maiwasan yung pagpasok ng anumang klase ng sakit sa ating farm, no? Biosecurity. Yung kabuuan ay yung cultural management na tinatawag. At nabanggit ko na rin ang cultural management. Kung gusto nyo yung Xerox copy, lahat ng galawan ko sa Alpha Adventure Farms patungkol sa pag-aalaga ng manok, mag-subscribe kayo doon sa Chicken Farming Seminar. Iniwan ko na sa description box yung link. Click na lang ninyo, basahin lahat, mag-subscribe, mag-register within the same day, magkaka-access kayo doon sa 4 oras yon na video ko. Pakinggan, tiyagain nyo lang, kung di nyo kayang tapusin, panoorin ng isang upuan, isang buong linggo, paunti-untiin ninyo, unti-untiin ninyo yun, matatapos nyo rin yun. At mag-take notes kayo, take down notes. Now, going back. Isa pang mga maling mga sinasabi na napansin ko ay ang nagdudulot daw ng bulutong ay lamok. Maling-mali po yun. No? Bago pa dumating o pumasok ang lamok sa bakuran ninyo, nauna na yung Falpax virus. No? Ano sabi ko kanina? Ano yung scientific names na binanggit ko na nagkakos ng Falpax? Abipox virus na genus na nasa pamilyang Apoxviridae, no? Poxviridae na family of the genus na Apoxivirus, no? So Abipox virus rather, no? Nakakalito 'yun, no? Abipox virus at Apoxviridae, 'yun. 'Yun. Viral infection siya, 'yun ang cause ng Falpax ng bulutong, hindi lamok. So anong trabaho ng lamok? Ang lamok at anumang insektong nangangagat at palipat-lipat ng mga kinakagat, sila ay distributor lang. Sila ay spreader lang, tagakalat lang ng viral infection. Hindi sila ang nagkukos. Maliwanag ko ba 'yon, no? Importante kasi maitama 'yun kasi kapag ka nagpapa-seminar ako nung nagpapa-face-to-face seminar ako noon, yun palagi ang sentence structure na naririnig ko sa mga umaattend na ang dulot daw ng bulutong ay yung lamok. Nasisipa ang lamok. No? Walang kamalay-malay ang lamok dyan. No? Nadamay. No? Tagakalat lang siya. No? At trabaho naman talaga ng lamok ang mangagat, sumipsip ng dugo. No? Regardless kung may bulutong yung sinipsipan niya ng dugo o wala. No? Napag-uusapan natin, naiwasto na natin yan, ha? Hindi lamok, ha? Huwag nyo sisihin ng lamok. Napag-usapan natin yung pagka-transfer ng viral infection. Ang pagkalat ng bulutong ay hindi lang dahil sa mga lamok. Yung kapag nalaglagan ng balahibo o ng balakubak sa balat, ang manok na may Falpax infection at naihalo sa pagkain o inumin yon, yun na yun, pwede nang maging cause yun ng pag-transfer ng viral infection sa kapwa niya manok. Yung lamok na nakasipsip ng dugo ng manok na may bulutong, maaaring tumagal sa sistema ng lamok yun ng mga 8 linggo. Yung infection na yun, 8 linggo. No? So kaya kailangan malinis sa farm natin para hindi tayo nag-aalaga ng lamok. Ha? Kailangan malinis. So, pinakamabisa talaga dyan, pangatlong beses ko nang binanggit to,
vaccination kontra bulutong. Pangalawa ay yung maayos na cultural management. Kasama na doon yung wastong pagkain, kalinisan o yung biosecurity. Okay? So, ayan ha, na ano ko na sa inyo. Magbibigay tayo ng antibiotics bilang pangontra sa secondary infection, hindi sa primary infection, ha? Ayan. So, kapag may nagtatanong sa mga FB groups, merong magtatanong yan, no? Kung ano ang gamot. Although, nakaka-tempt na magbanggit na lang ng brand, no? Ng isang antibiotic. I-educate nyo pa rin para hindi kumakalat ng kumakalat sa mga susunod na henerasyon yung maling information, no? Baka mamaya, nagka-apo na tayo sa tuhod, lamok pa rin ang may kasalanan. Nako po, hindi na tumalino ang tao pagka ganun, no? Nakakaumay. So, yun lang. Kung gusto nyo, again, Xerox copy ninyo yung aking cultural management. Panoorin na lang ninyo yung almost 4 hours na cultural management video na video ko for my chicken farming seminar. Nasa description box yung link. Click na lang ninyo for more details. So, this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.